Magandang araw sa ating lahat. Welcome back, Rampage Beauty Vlog. So, ngayon, mga kababayan natin, ito, matindi ito, panoorin nyo. Kasi, para malaman nyo kung ano talaga ang nangyayari sa bayan natin, sa bansa natin. Kasi, matindi ito, booking na yung pinagagawa ng Malacañang. So, hindi na natin patagalin, panoorin nyo. Nahuli na si Alice Goodall. Kaya kailangan ka pa dalhin ni Makapas doon sa Indonesia para kumbinsihin si Alice Goodall. I don't see any logic. Wala ako nakikitang intelligence value sa presensya mo, sa papel mo doon. Bakit ang IG gagamitin ka? Huli na siya eh. Huli na siya. Bakit ka kasama sa IG? Wala akong nakitang intelligence value sa'yo. Eh, siguro ang intelligence value sa'yo kung magamit ka for any other reasons na pwede kang gamitin. Oo, oh, di ba? Ito, sunod. Grabe nga, grabe ito. Kasi ang ginawa kasi nito, talagang inaano sila, bato, bunggo, para madawit sa pugo. Ngayon, bistado na, no? So, hindi natin patagalin. Tingnan nyo yung sunod na video. Grabe na nangyayari. No. For the record, meron kong impormasyon, ha, na you are being used para papirmahin si Alice Go ng apidabit. Apidabit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bunggo, si Senator Bato, si General CIDG, General Karamat ay nasa likod ng buko. Merong tao from Malacañang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Huwag kang pailing-iling dyan. Alam kong information na yan. Is that correct? No, anong purpose mo? Bakit ka pumunta doon kay Alice ko? Dalawang bisis ka pumunta. Anong purpose mo doon? Be, sige. At sino kasama mo? How come in the world na nahuli na si Alice ko doon? Kaya kailangan ka pa dalhin ni Makapas doon sa Indonesia para kumbinsihin si Alice ko? I don't see any logic. Wala ako nakikitang intelligence value sa presensya mo, sa papel mo doon. Bakit ang IG gagamitin ka? Huli na siya eh. Huli na siya. Bakit ka kasama sa IG? Wala akong nakitang intelligence value sa'yo. Eh, siguro ang intelligence value sa'yo kung magamit ka for any other reasons na pwede kang gamitin. Your Honor, the instructions po is this. Sino ang nabigyan ng instructions? Sa PNP po. Sino? Si General Makapas. Anong instructions niya? Na sana mag-umuwi si... that she will. Kung pwede siya kausapin na... Yun na. Huli ka. That she will. At kung pwede siya kausapin. Alam mo, no, matagal na po, pulis. Ikaw, sinungaling ka. No. Napakasinungaling mo. Gumagawa ka ng istorya ngayon. Meron kang tinatago. Oh, di ba? Alatang-alata na eh. Alam nyo kasi, itong babae na to, parang kulang nga sa diskarte, kaya madaling ano. Kasi itong mga Duterte, mga kanya Duterte, may mga utak to. Yung isa ka. Puro palpak yung mga pinagagawa nila. Ano? Gumamit sila ng tao. Ngayon, alam nyo ba kung sino itong babae na to? Itong babae na to, dati sa mga 20 plus ang nakalipas, nagnakaw daw to ng 24 million. Tapos, para hindi makasuhan, pinalabas niya na namatay siya.
ay umalis papunta ng Amerika. Ayun yan. Ngayon, biglang lumabas. Tapos, tutulong pa. Kaya, you know. Atin dito. Sige, tuloy natin. Grabe ito. I will pin you down. I tell you. I will pin you down. I am sure about it. I will pin you down. Huwag mong gamitin yung pagka-marok mo. Kung naka-dumaan ka na, namatay ka na noon, at ngayon bigla kang nabuhay, at ngayon ginagamit ka for irregular operations against us. You cannot, hindi ka makakalusot sa akin. I tell you. Madam Chair, thank you. Madam Chair. Sino nagbayad ng ticket mo nung una at sino nagbayad ng ticket mo nung pangalawa? At tumira ka ba doon sa Indonesia? Sino nagbayad ng hotel mo? We only stayed there, sir, for one day, sir. Balikan. Oh, 2 days po. 2 days. Okay. So, sino nagbayad ng ticket mo? Refund po ng government. Sinong government? Sinong government? For the government, di ka alam mo. Philippine hirap, government? Hirap na ang IG. Magpadala ng ahinti pumunta sa ibang bansa, ikaw pa na you're not part of IG, hindi ka organic ng IG, kagastusan ka ng IG. At kaya, the more kami nagsususpek na meron ka talagang ibang pakay doon, meron kang iba. Ha? Madam Chair, can I move forward for a while? A little bit. You certainly may, Senator De La Rosa. O, di ba? Biro mo, pumunta siya doon, yung ibang bansa. Tapos, isang privado, pinuntahan si Alice Go. Tapos, ang gumagastos, gobyerno. O, booking na booking eh. Paano kayo lulusot niyan? Eh, yung ginagamit yung tao, talagang walang dignidad. Biglang bumalik, namatay, nabuhay. Kakao, tingnan mo, si Jinko, panay tuloy yung hiri, Jinko. Sige, tuloy natin. Ito, panoorin nyo kasi, ito, para malaman nyo, ito mo kasi, napakatindi nito. Hindi na maganda itong mga pangyayari sa Pilipinas. Kasi biro mo, tingnan mo, former president, mga senador, o sino pa dyan, kaya nilang baluktutin, kaya nilang palabasin na masamang tao. Yung mga pinagagawa nila, hindi na basa-basa. Tingnan nyo kung gaano kasama ang administrasyon na to. Eh, kaya lang, yung pinagagamit lang, mga wala talaga sa ayos, kulang pa, kulang. Kaya, hindi kayo ubra sa mga buto. Galing kay Sarah, hanggang ngayon, sa Pugo, kumaklaro na eh. Tingnan mo, katuloy natin. Ito na naman. Mayroon akong information na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice Go dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? 2 times. Anong purpose mo doon? First, sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa niya, sir. May ginawa siya statement? No, not the statement. But I'm saying, we were talking about how do you say it? Yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanya? Tingnan mo si Jinko, panahirin. Ano ang pakialam mo sa kanya? O, di ba? Kasi natsa. Ang layo kasi isang privado tapos yun ang pinapaano nila. Ayun.
gustong kumausap. Siya daw kakausap. Yung tahan niya. Wala, malayo kasi. May pinto rin si Jinko eh. Sabi Jinko, ano pakialam mo sa kanya? Balat ka eh. Tingnan mo. Sige, ito, ito. Panoorin natin sa sunod. Paano kayo nag-usap ni Wohua Ping sa Indonesia? Video call ba yun? O sino nag-arrange nun? Paano kayo nag-usap? Your Honor, I went to Indonesia 2 times. The first time po kasi was there was a talk that Alice is ready to surrender. Okay. So kaya ano pakialam mo dun? Punta kayo dun siya para kausapin si Alice ko. Ano? Hindi, talaga. Ano pakialam mo dun? Oo nga eh. Huh? Kanina, tinanong ko rin, PNPIG member ba kayo? Tingnan nyo, palagi tuloy yung nakakapunto si Jinko. Saka yun, napansin nyo. Napansin nyo, si Muntivirus. Parang kumakalma na siya. Kasi siya nauna dito eh, dati. Diba siya yung talagang idadawit. No? Talagang idadawit niya sa, no, ikukunik niya kay Duterte yung mga pangyayari. Eh ngayon, tingnan nyo, malapit na kasi yung eleksyon. Hindi mo kumakalma, tapos parang kumapanig, kumapanig na sa, alam mo na. Diba kasi, kaya nga, dapat kasi kayo makialam, mga kababayan natin, kasi hindi na maganda to. Alam nyo kung bakit, tingnan nyo nga mga may senador, mga former president, vice president, kaya nilang gaguhin para lang sa kapakanan nila. Oh, diba? Alam na natin kung bakit. Alam mo natin bakit sisiraan at siraan nila yung mga matitino para walang hahad lang. Ganun lang yun. Oh, sige, sige. Tuloy natin, tuloy natin. Ika ba? Hindi rin. Ano? Remember ha, kahit nakakulong ka, you are under oath. Yes. Ha? You do not make up stories here. I'm not madali making ka up stories, dito. Sir. Kaya nga, bakit nag-iisip ka nga? Oh. At tagal mo mag-iisip. Simple question coming from Senator Joel Villanueva. O ni Senator Jinko Estrada, anong papel mo doon? Bakit ka pumunta ng Indonesia para kausapin si Wohua Ping? Anong papel mo? Sige. Madam Chair, this is Senator Sherwin. This has no connection to your case. Ah. Yeah. Kaya pag hindi ka sasagot, you can be cited in contempt. At saka, who told you that Wohua Ping was in Indonesia? Eh, nung panahon yun, sinasabi pa ng PNP na, ng law enforcement in general, na hindi pa nila alam noon na umalis si Wohua Ping. So, paano mo alam na nandun pala siya sa Indonesia? Actually, grabe, no? Kaya nga, ito, tandaan natin mga kabayan. Ito mga pinagagawa kasi nitong administrasyon na ito, nakakaano, kakakilabot. Kasi alam mo kung bakit? Yung mga matataas na posisyon niya sa bansa natin, kaya nilang gagawin. Paano ba kaya itong mga tayong mga ordinaryong tao? Wala. No? Kahit ano-anong ang ginagawa nila pag ikaw kakalaban sa administrasyon, gawa ng paraan, marami na. Yung ilan ng mga politiko dyan na garbage. Ang mali lang kasi sa kanila, ginagamit nila yung mga delikado. Ano mo? Patay, nanubuhay. Kasi pinalabas kasi itong babae nito na namatay siya para hindi siya mahabol, hindi makulong, hindi makasuhan. Ay ngayon, magaling maghanap ng mga, itong administrasyon na to, magaling maghanap ng mga tao na pwede nilang bayaran. Kaya ito kasi babae nito, ano to eh, parang hawak sa liig kasi habang nandito siya, pagtatanggi siya, ayaw niyang sumunod
sa mga pinag-uutos, patay siya. Kasi may matindi nga siyang kaso. May matindi siyang nangyari natin. Iwan ko, tuloy natin. Ito, si Jinko. Render po. Yes, Your Honor. Yes, who are you nga to do so? Who are you to meet Jane? Did the Secretary Abalos or the Chief PNP give you the go signal to talk to her? I don't think no. so. No. So who gave you the go signal to talk to her? You being a private citizen, you're not even connected in any government agency here. Correct? Yes, sir. So who gave you the go signal to talk to her, to go to Indonesia just to talk to her for her surrender? Well, huh? I was just helping, Your Honor. Excuse me? You were what? You were just helping. You are just helping who? Helping who, Madam James? Helping who? I am not lying, Your Honor. Oh, see, you're helping who? Helping. Sino tinulungan mo? You know why you're lying? You keep on telling us baloney information. Grabe. Just helping, no? Sinong tutulungan mo? Yung gobyerno? Sino ka ba talaga? Yun, sabi. Sino ka ba talaga? Tinutulungan mo gagawa ng kalokohan. Ibabong tao ka. Eh, ngayon, ikaw yung... Tapos... Nadulas ka, sabi, inaanol mo yung ginawang statement. Ano ka, abogado ka? Balik na balik si sinubangong, si Nitor Bato, umuusok. Kasi halatang halata eh, kahit hindi ka abogado, babasa mo yung, tingnan mo. Alam niyo kung bakit, no? Ayun, mga kababayan dyan. Matindi yun, yung susuhulan ka, babayaran ka para lang magsinungaling, tapos okay lang sana kung yun na. Magsinungaling ka na yung mga matitinong tao, gawan mong kasalanan, yan ang pinaka, huwag na huwag mong gagawin yan. Kahit ilang milyon pa yan yung susuhol sa iyo. Eh ito, iliwan ko lang, may suhol o hindi natin alam kasi hawak sa liig to eh, may kaso kasi. Eh pero alam ko, may bibigay din kasi biro mo, gobyerno, nagbabayad sa plane ticket niya, sa hotel niya. Ano ka? Secret agent? O ano ka? Abogado ng gobyerno? Wala. Estapador eh, kasi nagnakaw nga ng pira eh. Anong sabi ni Sirin Gitsalyan, Senador, nagnakaw. Iwan ko kung paano ninakaw. No? So ito, pakinggan natin yung susunod video. Please po, and if possible, Commissioner, during this hearing, Senator Sherwin? Madam Chair, just to remind the body, itong taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. Dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. 26 years ago. Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Para matakasan mo yung kaso, ganun ba? Yun na sigurong solusyon. Nagpanggap na patay ka na. Yung mga tao, hindi talaga ma... Biro mo, pagkatao mo, pinatay mo. Tapos, biglang nabuhay, gustong tumulong sa gobyerno. Gobyerno pa yun.
yung mga kanyang gusto talaga. Ilan mo nakapunto sa mga gusto yun. Tawa niya, tawa yung nasa, ano, yung nasa sesyon nun. Parang naging joke. naging joke yung mga. Sino yung detalya na? Sino yung parang hindi nakapaliwala. Parang si... Ilan mo si Wade na yung mga parang nakakama. Ano ba ito? Ibang klase. Sabi itong babae ito. So, hindi na tayo magtatagal. Ganito na lang. Maraming salamat sa mga nanonood. Sa channel natin, Trumpies, Butoblag.